Mula sa Kidlat News Channel Broadcast Center sa Quezon City, narito na ang mahalagang balita sa mga oras na ito. Kidlat News Updates. Buong Pilipinas ngayon ay nakaabang. Halina't samahan kami upang alamin ang mga balitang ating kailangan. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Magkakaroon ng malaking pagbabago ang ikalawang presidential debate na inorganisa ng Commission on Elections o COMELEC sa Linggo, April 3. Sinabi ni Commissioner George Erwin Garcia na dito na masusubukan ang mga kandidato para magtagisa ng kani-kanilang talino. Ayon kay Garcia, bibigyan ng tig 90 seconds ang mga kandidato para sa kanilang preliminary statements at 30 seconds para sa rebuttal at another 30 seconds sa rejoinder. Dagdag pa niya na mas magiging exciting sa mga manonood ang debate. Papayagan din ang bawat kandidato ng 10 kasama at mas maraming miyembro ng media ang pahihintulutan sa venue. Naglinaw ang Philippine National Police o PNP na hindi makokompromiso ang privacy ng isang subscriber sa SIM Card Registration Act. Sa isang press conference, sinabi ni PNP Anti-Cybercrime Group spokesperson Lieutenant Michelle Sabino na ang naturang batas ay magiging extra layer of protection laban sa anumang illegal na aktibidad gamit ang mobile phone. Nilinaw pa niya na mas mapapadali rin ang paghahabol sa mga taong nasa likod ng krimen gamit ang cellphone gaya ng fraud, text, scams, terrorism, obscene messages at disinformation. Sa ilalim ng batas o obligahin ang SIM card registration bilang prerequisite sa pagbebenta at SIM card activation. Ibinasura ng korte ang kasong kidnapping laban sa human rights at public health advocate na si Dr. Maria Natividad Castro. Kinumpirma ng pamilya ng doktor na pinalaya na si Castro makaraang walang makitang probable cause ang Bayugan City Regional Trial Court Branch 7 sa kasong kidnapping na isinampa laban dito. Tinukoy din ng korte na may substantive rights sa due process at kawalan ng jurisdiction sa kaso ng doktor. Una nang naghain ang abogado ni Castro ng petition to dismiss sa kidnapping and serious illegal detention case laban sa kanilang kliyente dahil walaan nilang preliminary investigation nang arestuhin ito sa kanyang bahay sa San Juan City noong February 18. Si Castro ay kilalang doctor to the barrio ng Lumad Community sa Mindanao at iniuugnay sa New People's Army. Para sa Kidlat News Update, ako si Rosaline Sinchongco, nag-uulat. Sa pagitan ng dagat at lupa, minsang hinampas at winasak ng magkasamang puwersa ng bagyo at daluyong ang lugar na ito. Yun yung original na location ng Hernani. Sa pagitan ng dagat at lupa, minsang nabuhay at nanahan di umano ang kinatatakutang higanteng gumawa ng mahabang batong tulay na ito. Malaking kaoraw at saka mabalahibo. Sa pagitan ng dagat at lupa, ang bayan ng Hernani, hindi alintana ang nakaraang tila hindi tinatantana ng kababalaghan. At least dahan-dahan namin na natutumbok yung vision namin. Sa pagitan ng dagat at lupa. Magandang gabi, Pilipinas. Sabado mula 5:15 hanggang 6:15 ng gabi, dito lang sa PTV. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa mga nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputok ng balita.